Sa unang Biyernes ho ng buwan ay narito po ulit tayo, no, nagtitipon sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ang iba siguro ay may kanya-kanyang hiling kung bakit namamanata. Ang iba siguro dito ay dahan-dahan na nagbibisita iglesia. Pero higit sa lahat, nakatitiyak ho ako na ang karamihan na naririto at sinusuong ho ang init ng araw, ang siksikan dahil gustong magpasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno sa lahat ng biyayang natanggap. At hindi ba ang Diyos pag nagbigay, hindi niya sinasagot mismo yung dasal natin, kundi higit pa ho sa inaasahan natin o pinagdarasal ang ibinibigay at ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya ho, laging may pagkakataon na magpasalamat tayo dahil kinikilala natin na ang lahat na meron tayo, lahat ng ibinigay sa atin ay nagmula sa kabutihang loob ng Diyos sa atin. Amen ho ba? Parang mahina. Ayan, oh, gutom na. Pero sa ating ebanghelyo, may problema. Sa talinhaga na ibinigay ni Jesus, tila yung pinagkalooban, yung pinagkatiwalaan, hindi nagpasalamat, kundi inangkin ang ipinagkatiwala sa kanila. Marinig ko natin sa ebanghelyo, no? Pinagkatiwala na may-ari ng ubasan sa mga kasama niya. Pero ang request lang niya, pag panahon ng pitasan, ibibigay ninyo sa akin yung parte ko. Pero kahit yon, ipinagkait nila at ayaw nilang ibigay sa nagkaloob sa kanila, sa nagpaalaga sa kanila, sa nagkatiwala sa kanila nung ubasan na iyon. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano na tignan natin paano ba ako tumitingin sa lahat ng biyaya na natatanggap ko. Sinasabi ba natin, Lord, yung mga blessing kong ito, thank you. Deserve ko to eh. Deserve ko to, Lord eh. Dapat ibigay mo talaga sa akin to. Kasi deserve ko yan eh. Sa tingin nyo ba, yun ba ang tamang at mabuti na pagtugon ng isang Kristiyano? Parang yung statement lang na yun, no? Mas malakas pa ho sa tatlong electric pan natin. No, kapit ho kayo, baka tangayin kayo ng lakas ng hangin ng taong ganoon humarap sa Diyos. Imbis na kinikilala niya na yung meron siya ipinagkaloob sa kanya, lagi niya sinasabi, deserve ko to, Lord. Kaya pag hindi nakuha yung sinasabi niyang deserve ko to, nagtatampo sa Diyos. Nagagalit sa Diyos at naiinggit sa kapwa niya. Kaya maganda paalala sa atin, no, ng panahong ito ng Kwaresma na tignan ang ating buhay at lahat na meron tayo ay kabutihan ng Diyos sa atin. Lalago tayo sa pagpapakumbaba, hindi ng pagmamataas. Kasi kinikilala natin na meron tayo ay hindi dahil sa sarili nating kagalingan, hindi dahil deserve natin, kundi kabutihang loob ng Diyos sa atin. Kusang ibinibigay ng Diyos, buong pusong ibinibigay, higit pa sa inaasahan at pinagdarasal mo. Hindi dahil deserve, kung hindi kaloob. At iba yung reaksyon na natin pag nakikita natin na ang lahat ng meron tayo ay kaloob, ipinagkatiwala, ibinigay para tayo din po ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Sa araw pong ito, Biyernes, sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay lumiliban sa pagkain ng karne. Tayo po ay nagsasakripisyo
Para saan yung sakripisyo ho natin? Para makatipid ka? Imbis na yung ipangsasandyup mo dahil Biyernes ngayon, no, magtitipid ka. Century 2 ng maliit ka muna. Para hindi makatipid, kundi yung matitipid mo sana, ayan yung gagamitin mo para ipangtulong sa kapwa mo. Yung sinasabi mo, para sa akin to, sasabihin mo, ililet go ko muna yung para sa akin para maitulong ko naman sa tao na wala. Kaya ang tao na pagpamarunong magpakumbaba, yung kinikilala niya sa daluyan ng biyaya ng Diyos, ay hindi humaramot at kuripot. Dahil ang pinagkatiwala sa kanyang biyaya, alam niya na daluyan lamang siya nito. Kaya ang tao na kinikilala na siya ay tagapangalaga, siya ay katiwala ng Diyos sa kanyang biyaya, ay bukas din ang palad para maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. Hindi ho tila'y nakahawak at nakakapit na parang ayaw niyang bitawan. Akin to eh. Deserve ko to eh. Binigay sa akin ni Lord to eh. Pero kung gusto natin na maging daluyan ng biyaya ng Diyos, handa nating buksan ang ating mga palad na ang biyaya ng Diyos ay dumaan sa buhay natin. Para sa buhay din natin, tayo din ay nagiging at nagbibigay ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Kaya ho, ang tao na kumikilala na siya'y katiwalaan ng Diyos at pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi ho takot na maubusan o mawalan. Hindi takot mabawasan. Bakit? Kasi kung sa Diyos siya kumakapit, alam niya na kung siya'y maging daluyan ng Diyos, kahit kailan, hindi siya nawawalan. Ang tao na kumikilala sa Diyos, na ang Diyos ay nagkaloob sa kanya ng lahat, hindi maramot at kuripot sa kapwa niya, alam niyang daluyan siya ng biyaya ng Diyos. At ang daluyan ng biyaya ng Diyos, kahit kailan ho, hindi nawawalan. Dahil patuloy siyang nagpapakumbaba sa Diyos na kinakapitan niya. At ito po yung imbitasyon sa ating lahat, na patuloy na kumapit sa biyaya ng Diyos. Patuloy na kumapit sa grasya ng Diyos. Na kahit kailan ang Diyos hindi tayo pababayaan, kahit kailan hindi tayo iiwan, kahit kailan ay hindi tayong iniwan na walang-wala. Ang Diyos ay patuloy na pumapatnubay at pinagkakaloob sa atin higit pa sa inaasahan natin o iniisip natin. Kaya sana din bilang pagtugon natin, no, sa pagpapakumbaba natin sa harap ng Diyos, tayo din ay iunat ang kamay, buksan ang palad para ang daluyan ng biyaya ng Diyos ay dumaan sa buhay natin, na tayo rin bilang katiwala ng Diyos, bilang katiwala at pinagkatiwalaan ng biyaya niya, ay maging larawan ng biyaya ng Diyos sa kapwa natin. Hindi para lang sa sarili natin, kundi ang biyaya din ng Diyos, ang pinagkakaloob niya sa atin, ay nariyan din para tayo din ay magbigay liwanag at maging daluyan ng biyaya sa lahat. Amen.